Okay mga kanoisi, next video. Gano nga ba kayaman si Oliver Mueller, ang sporty lawyer ng Cebu na kinagigiliwan ngayon ng netizens? Alam ko, curious din ako dito eh. Kasi kapag ganyan men, may tsura ka tapos mayaman ka pa, nako. Nako. So ayun, kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinesis. So ngayong araw, update na naman tayo dito kay Mr. Oliver Mueller. Natahimik na siya men ah. So natatabunan na. Nawawala na unti-unti. So, yun. Dumaan to sa newsfeed ko eh. So, newsfeed bang tawag doon? So, yan yung panonarin natin. So, ayan, mula ito kay The Showbiz Caster. Meron ito pamagat na gaano kayaman si Oliver Mueller. Milyonaryo pala. So, yan yung panonarin natin. Again, bago natin simulan, The Showbiz Caster, support nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So, di na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Gaano Kayaman si Oliver Mueller? Milyonaryo pala. Like, comment, share, subscribe. Start. Kayaman si Oliver Mueller, ang sporty... Ulit. Gaano nga ba kayaman si Oliver Mueller, ang sporty lawyer ng Cebu, na kinagigiliwan ngayon ng netizens? Alam ko... Curious din ako dito eh. Kasi kapag ganyan men, may tsura ka tapos mayaman ka pa. Nako. Nako. Isa rin sa iniisip ninyo kung gaano nga ba siya kayaman. Kamakailan lang ay inintroduce na sa media si Attorney Oliver Mueller bilang bagong talent ng Cornerstone Entertainment. Maliban sa pagiging artista, may iba pa kasing career at pinagkakaabalahan ang 32-year-old lawyer sa Cebu bilang isa sa founding partners ng MN Law Firm. At founding partners? Uy, di din basta-basta pala to men. Nako! Forte niya ay ang corporate at labor law. Ipinanganak si Oliver sa Kiel City, Germany. Nag-aaral siya sa elementary at high school sa Marie Ernestine School sa Canhulao, Lapu-Lapu City, Cebu. Nagtapos si Oliver ng Bachelor of Arts, Major in Political Science degree at Bachelor of Laws degree sa University of San Carlos. At year 2016, nung pumasa siya sa bar exam, kumuha siya ng math. So ito yung parent niya. Akala ko talaga nung una professor niya yung lalaki sa likod eh. Tapos nanay niya ito. Tatay niya pala yan. Half pala tong taong to, min. Ngayon ko lang nalaman eh. Ano nga ang lahi nun? Anong lahi niya? Kalimutan ko. Masters of Public International Law sa University of Queensland, Australia at nagtapos noong 2019. Bago umuwi sa Pilipinas, ay nakapagtrabaho siya sa Little's Lawyers, a compensation law firm sa Brisbane. Mahilig sa sports si Oliver base sa mga larawang ipinost nito sa kanyang Instagram account. At ito nga, bodybuilder din. Ang advokasya niya ang maging aktibo ang lahat para sa healthy life. Samantala, sa Germany pinanganak si Oliver at tatay niya si Ginoong Heno Mueller ng Marine Biology at Pinay naman ang inang Marine Biology. Tapos yung nanay niya negosyante. Negosyante na si Ginang Joy Mueller. Sa Lapu-Lapu City siya lumaki at ang mga kapatid niyang babae ay sina Yasmin Mueller Morris at Stella Mueller Anderson. Lumaki si Oliver sa mayayamang pamilya dahil nga negosyante ang kanyang nanay at Marine Biology ang kanyang tatay. So hindi ba naghiwalay yung ano niya men? Nanay niya sa AFAM? Sa foreigner? AFAM tuloy. Nasanay eh. Sa real dad niya. So sila pa rin up until now. Okay, tuloy. Yun sa website sa celebrityspot.com, pumalo sa $500,000 ang net worth nito as of 2024. Ayun. Sa Philippine peso. Yan po ay nagkakahalaga ng 28 million pesos. Not bad. 28 million pesos, nako. Para sa akin siguro kapag meron na akong 2M, nako. Nako, okay na sa akin yan. Makikita nyo naman gaano ka-humble itong si Oliver Mueller. Dahil sa kanyang social media, hindi man lang niya ipinakita doon ang klase ng kanilang negosyo. No, tama nga eh, hindi siya gaano ma-flex. Though, nag-flex lang siya, like for example, sa about sa law. Tapos, doon sa mga gym niya or sa mga hobbies niya. But not, halimbawa ganyan, mga sasakyan, mga motorsiklo, business, bahay. Walang ganun masyado eh. So, akala ko nga meron tayong makikitang ganun dito sa video to. Or hindi pa naman tapos, tapusin muna natin. Tuloy. Show rin sa kanyang social media kung anong meron siya. Sasakyan, bahay,
at mga ari-arian. Tama. Samantala, si Kim Chu naman pala ang dahilan kung bakit sumali sa segment na Especially For You ng It's Showtime si Oliver Mueller. Matatandaang si Attorney Oliver ang nanalo sa tatlong searches noong nag-guest si Michelle D sa Especially For You segment ng It's Showtime. At bilang premyo, nagkaroon sila ng dinner o lunch date ng beauty queen. Ang pinagtataka ng lahat, pagkatapos na nasabing getting to know each other, ay biglang inunfollow ng TV host beauty queen si Oliver. At tama nga. Sobrang gulo din nun, men. Tapos, si Kim Chu kasi, men, ewan ko yung mga tao kasi, nagagawa nilang ipagsabay si Kim Chu sa dalawang lalaki. Like, paano ba yun? Like, ang Kim Pao yung Kim Pao, si Paolo Avellino. Sobrang boto sila kay Paolo Avellino, sobrang boto din sila kay Oliver Mueller. Or separate yung mga taong yun. Comment nga kayo, guys, kung ano, sang side kayo. Halimbawa, ikaw, asang side ka ba? Ikaw ba yung nasa side na trip mo na i-pair si Paolo Avellino kay Kim Chu? So, sa A yun. Sa B naman, i-pair si Kim Chu kay Oliver Mueller. So, B yun. Sa C naman, trip mo na i-pair si Kim Chu at Oliver... i-pair si Kim Chu kay Oliver Mueller at Paolo Avellino ng sabay. So, mamili ka A, B, or C. Grabe yung magsasagot ng siya. Nag-viral nga ang sinabi nito sa Showtime na thank you next. Hindi dapat daw siya naging option. Pag nakita kong may fina-flirt ka, thank you next. Hindi dapat akong option. Thank you. Kaya naging nega ang tingin ng iba kay Oliver. Tama din naman yun. Tama din naman yun. Siguro ang mean ni Michelle Dido na parang option ako is, halimbawa ganyan. Tinutukso-tukso din kasi ng tao kay Kim Chu Min. Tapos in the end, pinipair up siya kay Michelle D sa ano, nung nanalo na, diba? So parang ano talaga siya, malaking conflict, ika nga. Tuloy. Ka-introduce pa lang, ay may ganito ng issue kaagad. Si Kim ang type ni Oliver at marahil ay ito ang sinabi niya kay Michelle nung nag-date sila. Kaya nasabi ng huli na siya ay option lamang. Anyway, wala pa sa showbiz ang focus ni Oliver ngayon. Pero kung mabibigyan siya ng pagkakataon, ay pwede naman raw. Para sa inyong reaksyon, please comment down below. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, The Showbiz Caster. Maraming salamat po. So, The Showbiz Caster, support nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, kita nyo naman, men, ganun pala kayaman si Oliver Mueller. So, meron siyang net worth na 28 million pesos. Not bad as a lawyer, men. San kayo nyan? Sporty, tapos may tsura, tapos attorney, tapos may pera, my goodness. My goodness, ewan ko na lang talaga. May lahi din. Pag-aagawan talaga siya ng mga kababaihan yan, men. Tapos, yun nga, sabi ko sa inyo, bagay ba talaga sila ni Kim Chu Min? Comment your opinion down below para malaman din namin. Sayang, hindi pinakita dito kung ano yung bahay, sasakyan at kotse niya. Kasi, yun, hindi naman ma-flex talaga si Mr. Oliver Mueller, ano. My goodness. Di pala siya ma-flex. Kala ko meron dito sa videong to eh. So, I think that's it na lang muna, guys. Kita nyo naman. Not bad kasi milyonaryo din naman. 28 million. Tapos yung nanay niya may business. Yung tatay niya, ano yun? Marine biology ba yun? Kalimutan ko. Ang bitis kung makalimutan yun. Basta. Tapos, nakapagtapos ng law. Corporate at labor law. Lawyer. So, not bad. So, kayo, ideal artist nyo rin ba si Mr. Oliver Mueller? Or excited na ba kayo na sumampan na siya sa ano mga pelikula? Or yun nga, gaganapan niya na yung pagiging artista niya. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, The Showbiz Caster, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.